ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى ان جمعنا باخواننا في هذا البلد، وعسى الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي مولانا شيخ نادن، يا الله سبحانه وتعالى at bilang buod sa kanyang pambungad, so ay sumama sa ating sugunawa na si Muhammad ang pagpapala at kapayapaan sa kanyang mga kasamahan, mga kaanak at mga tao na sumunod sa kanila hanggang sa huling araw. So sinabi ni Sheikh, pinupuri niya si Allah na sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na una makasalamuhan niya tayo bilang mga kapatid niya sa pananampalatayang Islam, at ayun, natutuwa siya sa mga ganitong uri ng pagtitipon. Mga kapatid sa pananampalataya, yung translation natin sa Manila, hindi ko kiniklaim na ganun tayo kabihasa sa pagdating sa pagsasali ng mula sa Arabic hanggang sa Tagalog. Pero sa abot ng ating mga kaya po, ay may ipabot namin sa inyo yung mensahe, at nandito naman yung mga masyayakh natin. Hindi tayo yung pinakamagaling na translator dito. Isang mula. احنا نريد قبل ان نبدا بالدرس ان شاء الله تعالى ان الجميع يعني ينتبه معنا، نترك الجوالات والكتابه وكل شيء. نعم احسن. طيب نعم. Pinapaalala ni Sheikh na bago tayo magsimula sa tatalakayin niya ay pakisilent ng mga pinapaalala niya na yung mga cellphone natin, iwasan muna natin makipag-text, at yung mga cellphone natin, ulitin natin, pakisilent po. Para hindi makadistorbo o maka ano ng pag-aaral natin dito ay tinatalakay niya. نريد بإذن الله تعالى أن نتذاكر في هذه الليلة متن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومتن القواعد الأربع. نعم. Sinabi ni Sheikh, sa gabing ito, gusto niyang talakayin sa inyo ang isa sa mga mutun mula sa mga aklat, isa sa mga aklat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ang tinatawag na Al-Qawa'id Al-Arba', ito yung four foundations na sinasabi. Al-Qawa'id Al-Arba', hadha al-matan fi at-tawhid wa ma'rifat shubha ahl-shirk. Ang Qawa'id al-Arba', isa sa mga nilalaman o kabilang sa mga talakay na nilalaman ng aklat na ito, ng topic na ito ay yung shubha. Ibig sabihin, yung mga pagdududa na nagaganap o nangyayari sa mga hindi mga mananampalataya. Kaya sila hindi, syempre, hindi nila alam ang Islam, hindi malinaw sa kanila ang Islam dahil sa tinatawag na shubha. Yung pagdadalawang isip mo, yung pagkakaba, hindi nila matimbang kung ano yung tama o mali. At saka, tawhid. Limada akhtarna an takun hadhi al-kalima fi at-tawhid wa muharabat ash-shirk? Limada? Bakit natin pinili ang topic na ito? At dahil na rin sa muharabat ash-shirk, ito yung pakikitigma natin. Lahat ng mga tao na gumagawa ng shirk, sila ay obligado sa atin na tigpain natin sila sa paanong paraan na maipabot natin sa kanila ang alin, yung tamang akida, tamang paniniwala, tamang pananampalataya. Man ya'rif man? Sino ang nakakaalam? Bakit daw? Bakit tayo kailangan mag-aral ng tawhid? Bakit natin kailangan mag-aral ng tauhid? Bakit natin kailangan tigmain ang mga gumagawa ng shirk? Limada? Awal wajib. Lian wajibat wa awjib al wajibat ala al-abid. Na'am. Kaya natin pinag-aaral ng tauhid dahil ito ang pinakaunang wajib, pinakaunang obligasyon ng isang Muslim. Wala yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bit-tauhid.
At hindi tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang gawain maliban na lamang sa tauhid. Wala yadkhul al-jannah illa muwahhid. At walang makakapasok ng paraiso maliban na siya ay matatawag na muwahhid. Ibig sabihin, nandun yung paniniwala niya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wat al-anbiya wa rusul alayhi salatu wassalam. At nasa kanya rin ang paniniwala o pag-aalintulad sa mga pamamaraan ng pag-akay ng mga naunang propeta. Takthir al-hasanat. At sa pag-aaral ng tauhid, dumadami ang ganting pala. Takthir al-sayyi'at. At sa pag-aaral ng tauhid ay napapatawad ang mga kasalanan. Idha qala qa'il, limadha nadrus at-tauhid? Kapag may tao na nagsabi sa iyo o may nagtanong sa iyo, bakit natin kailangan mag-aral ng tauhid? Aw qala qa'il, hal anta muwahhid? O kaya may nagsabi sa iyo na tao, ikaw ba ay muwahhid? Nasa iyo ba ang kaisahan ni Allah? Ano ang ating sasabihin? Taqul, na'am, ana muwahhid. Sasabihin mo, na'am, ako ay muwahhid. Oo, ako ay muwahhid. Ako ay nasa akin ang kaisahan ni Allah. Naqul, tayo, bishrah lana ang tauhid. Ngayon, ipaliwanag mo yung tauhid na nasa iyo. Kiniklaim natin na muwahhid na doon sa atin yung kaisahan ni Allah. Paniniwala sa kaisahan ni Allah. Ngunit paano mo yun? Ipapaliwanag. Aw, law qala al-kafir, hal anta muwahhid? O may halimbawa may isang kafir, may isang hindi Muslim na nagsabi sa iyo, nagtanong sa iyo, ikaw ba ay muwahhid? Nasa iyo ba ang kaisahan ng iyong Panginoon? Nasa iyo ba ang kaisahan ni Allah? Taqul na'am ana muwahhid. Sabihin mo, oo, ako ay muwahhid. Yaqul tayyib ishrah li hadha at-tauhid. Ngayon ipaliwanag, sasabihin sa iyo ng isang kafir, ipaliwanag mo sa akin bakit ka muwahhid. Bayyin li kayfa akun muwahhid. Ipaliwanag mo sa akin paano ako magiging muwahhid? Pa yung kafir magtanong sa iyo, paano ako magiging muwahhid? Paano magiging paniniwala, paano magiging ganap ang paniniwala mo sa kaisahan ng Diyos? Taqul lahu la adri. Sabihin mo sa kanya hindi ko alam. Idha kunt la tadri. Ma'na hadha yaqul lak al-kafir, ma al-farq bayni wa baynak? Pag sinabi mo o hindi mo nasagot yung tanong, sinagot mo yung kafir, hindi ko alam, hindi mo na ipaliwanag sa kanya, maaari niyang sabihin sa iyo ngayon, ano ang pagkakaiba nating dalawa? Bal Abu Jahl ya'rif ma'na la ilaha illa Allah wa huwa ra's al-kufr. Si Abu Jahl, alam niya ang kahulugan ng la ilaha illa Allah at siya ang isa sa mga ulo o mga pinuno ng mga gumagawa ng kufur. Famadha turid? Labud an tata'allam at-tauhid. Na'am. Kaya ngayon, anong kailangan natin? Ay nararapat tayong mag-aral ng tauhid. Walau qalak hadha al-kafir, nasallahu salamu alayhi, hal anta mushrik? Pag sinabi sa'yo halimbawa ng isang kafir, ikaw ba ay mushrik? Ikaw ba ay nagtatambal? Taqul la, a'udhu billah, ana lastu mushrik. Sabi, maaari mong sagot sa kanya, la, hindi. Hindi ako mushrik, hindi ako gumagawa ng shirk. Hindi ako nagtatambal ng ibang Diyos, maliban kay Allah. يقول طيب اشرح لي هذا الشرك الذي حرم الله عليك. Ngayon sasabihin sa inyo isang kafir, ngayon ipaliwanag mo sa akin kung ano yung shirk na ipinagbabawal sa inyo ni Allah. تقول لا ادري. Pag sinabi mong hindi ko alam, يقول لعلك واقع في شيء من الشرك وانت لا تدري عنه. Sasabihin sa inyo isang kafir, pag sinagot mo na hindi ko alam, baka sabihin niya sa iyo, baka hindi mo alam na sa ginagawa mo mga gawain na ikaw ay nakakagawa ng shirk. الآن أردت أن تحصل على رخصة لقيادة السيارة. حليبوا سنابي الشيخ. gusto mong makakuha ng driver's license. كيف يعطوك هذه الرخصة؟ paano nila ibibigay sa iyo? Paano ka magkakaroon ng driver's license? Paano mo ito makukuha? لابد أن تتعلم الأشياء التي تختص بقيادة السيارة وتعرف كذلك المخالفات. So sinabi ni Sheikh, para makakuha ka ng halimbawa niya ng driver's license, kailangan matutunan mo ang mga lituntunin na may kinalaman sa pagmamaneho. At alam mo rin ang mga batas na may kinalaman sa pagmamaneho. At pagkatapos nun, makukuha mo yung lisensya, matapos mo mag-exam. Idan, kadalik al-an, at-tawhid, labod min ma'rifat at-tawhid. Na'am. Ngayon ang tauhid, katulad ng halimbawa niya, paano mo malalaman ang tauhid? Paano mo yung tauhid na sinasabi niya, kailangan mo itong pag-aralan. Kailangan mo itong malaman. At-tauhid huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil rububiyyah wa bil uluhiyyah wa bil asma'i was sifat. Ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi subhanahu wa ta'ala. La yumkin an yushrika bihi ta'ala fi hadha at-tauhid ahad.
Ngayon, para malaman mo ang tauhid, ang kahulugan nito, sinabi ni Sheikh, ifradullahi bil ibada, ikaw yung pagbubukod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng iyong gawaing pagsamba sa rububiyah, tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, al-asma wa sifat, ito yung pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga natatanging pangalan niya, al-asma wa sifat, na kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili, ay yun lamang ang ating paniniwalaan. تقول أنا موحد أي أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو المنفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات. نعم. Ngayon, para masagot mo yung mga katanungan na tinanong natin kanina na kung ikaw ay muwahid, ibig sabihin, ang dapat mong isagot, ibinubukod ko kay, para kay Allah o namumukod-tangi ang mga ginagawa kong pagsamba para kay Allah. Lalong-lalo na pag sinabing tauhid al-rububiyya, al-uluhiyya, at ang al-asma wa sifat. Tauhid al-rububiyya, huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi af'ali. Aw ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir, annahu al-khaliq wal raziq wal muhyi wal mumit wal mudabbir. Na'am, subhanahu wa ta'ala. Ang tauhid al-rububiyya, sinabi ni Sheikh, kay pagbubukod tangi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamanilikha, sa kanyang pagiging makapangyarihan, sa kanyang pagiging Panginoon, at wala kang ibang ipagtatambal maliban sa kanya sa lahat ng kanyang mga ginagawa, afaal. Wa tawhid al-uluhiyya huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil-ibada. At ang tauhid al-uluhiyya naman, ito yung pagbubukod-tangi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng gawain mong pagsamba. Ang lahat ng ginagawa natin pagsamba para maging muwahid ka, ito ay natatangi lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yumkin an nasrif shay min al-ibada li ghayrillah. Kaya hindi tayo maaaring gumawa ng anumang uring ibada liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. La nusalli illa lillah, wala nasum illa lillah, wala nahujj illa lillah. Na'am. Hindi tayo magdarasal maliban na lamang na ito ay para kay Allah. At hindi tayo mag-aayuno, maliban na lamang na ito ay para kay Allah. At hindi tayo gagawa ng hajj, maliban na lamang na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yumkin an nushrik billah bi an nasrif shay min al-ibada lin-nabi sallallahu alayhi wasallam madalan? Hal yumkin an nasrif shay min al-ibada lin-nabi sallallahu alayhi wasallam madalan? Nasrif, yani hal yumkin an na'bud al-nabi sallallahu alayhi wasallam? Halimbawa, maaari ba tayong gumawa ng gawaing pagsamba na ito ay iaalay natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, al-ibadah haqq lillah subhanahu wa ta'ala, wala yumkin an usrif minha shay li ghayrillah. Na'am. Hindi, sinabi ni Sheikh, hindi tayo maaaring gumawa ng anumang uri ng ibada maliban na lamang na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalith, tauhid al-asma' was-sifat wa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i wa sifatihi. Ang ikatlong uri ng tauhid, ang tauhid al-asma wa sifat, ito ay pagbubukod-tangi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Idha, takum wahid lillah ay mufrid lillah subhanahu wa ta'ala bi anwa' al-tauhid al-thalatha. Na'am. Ngayon, maaari mo nang ituring ang iyong sarili o matawag na muwahid kapag nasa iyo ang tatlong uri ng tauhid. Ang tauhid الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. نعم. بعد هذا لو قال لك أي أحد من الناس هل أنت مسلم؟ ngayon may tanong na naman si Sheikh, paano halimbawa isa sa mga tao nagtanong sa iyo, ikaw ba ay Muslim? تقول نعم أنا مسلم. Sabihin mo oo, Muslim ako. يقول ما معنى الإسلام؟ Ano ang ibig sabihin ng pag tinanong sa'yo, ano ang ibig sabihin ng Islam? كيف أكون مسلم? Paano ka magiging Muslim? تقول لا أدري. Pag sinabi mong hindi ko alam, ما يمكن أن يكون هذا. من يتعلم الإسلام إذا أنت مسلم لم تتعلم الإسلام؟ من يتعلم الإسلام? Sinabi ni Sheikh, hindi daw yung pwede. Hindi pwede na pag tinanong ka kung Muslim ka, anong Islam, at hindi mo ito masasagot. Dahil paano matututo ang ibang tao ng Islam kung sa sarili mo hindi mo ito kaya? وهل هذه الأشياء تعلم التوحيد وتعلم الإسلام أشياء صعبة؟
ang pag-aaral pa ng tauhid, ang pag-aaral pa ng mga ganitong bagay na may kinalaman sa akida, ito ba ay mahirap? Al-aks, hiya siya sahla, muyassara wa lillahi alhamd. Na'am. Opposite, ito na, ito ay salungat ng ating naiisip na katotohanan ng pag-aaral ng tauhid, ito ay napakadali. Al-Muslim, al-Islam huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah wal bara'a min ash-shirk 'alayhi. Al-Islam huwa al-istislam an tusallim lillah ay tufrid Allah subhanahu wa ta'ala banwa' at-tauhid ath-thalatha. Na'am. So pag Muslim ka, ang kahulugan noon ito ay pagpapasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyad lahu bit-ta'ah, ito ay paggawa mo ng mga bagay-bagay na ayon sa kanyang ipinagutos at pagsunod mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idha labud an ta'mal. An ta'mal. Tuti' Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'si Allah. Fal-Muslim awwalan yuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Kaya dapat gumawa ka ng mga bagay na iniito sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uti' Allah subhanahu wa ta'ala wa la a'sir. Na'am. At sundin mo si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo siya susuwayin. Wa kadhalik al-bara'a min ash-shirk wa ahli labud an tabra min al-kafirin wa min shirkiyatihim wa bid'iyatihim. Na'am. At yung pag-iwas mo sa mga gawain na may kaakibat na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga at sa mga gawain bid'a, ito yung paglalayo mo, pagliligtas mo ng sarili mo mula sa mga ganitong gawain. Taqul ana muslim ay ufrid Allah subhanahu wa ta'ala bit-tauhid. Na'am. Ngayon masasabi mo na na ako ay muslim dahil binubukod tangi ko ang lahat ng ginagawa ko para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uti' Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah, hindi ko siya sinusuway. Wa abra min ash-shirk wa ahli. At ako ay inosente o iniiwasan ko ang mga gawain shirk. Hada wal muslim. Yun ang muslim. Ma hiya maratib ad-din? Ano ang mga bahagdan o mga عندنا مراتب او درجات للدين. Mga uri o mga level ng pananampalataya. Na'am. Awwal ma tabda fi hadha ad-din tabda bil Islam. Ang pinakaunang bahagdan ng pananampalataya natin ay ang Islam. Thumma tartaqi ila al-iman. At sunod ay aakyat ka sa iman, sa paniniwala. Thumma tartaqi ila al-ihsan. At sunod ay sa tinatawag na ihsan. Idan, maratib ad-din aw darajat ad-din, thalath maratib aw thalath darajat. Sa ang pananampalataya natin ay mayroon siyang tatlong bahagdan. Idan awwal ma tabda bil Islam. So ang pinakauna na sisimulan mo ay ang tinatawag na Islam. Thumma al-iman, thumma al-ihsan. At ang tinatawag na Islam, iman at ihsan. Ma hiya arkan al-Islam? Ngayon, ano ang mga haligi ng Islam? Yan ang Muslim, awwal ma yabda bihi, yabda bi arkan al-Islam. Dahil ang pinakasinisimulang sinisimula ng isang Muslim ay ang limang haligi na ito. Yabda bi shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Siya ay magsisimula sa la ilaha illallah, magsaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما تقول اشهد اي اقر بقلبي. Na'am. Kapag sinabi mo na ashhadu, ako ay sumasaksi, ito ay ang paniniwala mo sa pamamagitan ng iyong puso sa pagsaksi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naqiqan bilisani. Pagkatapos ng paniniwala sa pamamagitan ng iyong puso, natikan ay ang pagbigkas mo sa pamamagitan ng iyong dila. Amilan bijawali. At ito yung pagkilos ng buong bahagi ng iyong katawan. Allah ma'buda ay la ahad yastahiqa al-ibada illa Allah. Na walang ibang karapat dapat sambahin o walang natatanging pag-aalayan ng anumang gawain pagsamba liban kay Allah. Surah.